upang buong tapang kong may pahayag
inyo ay kayang buhito ng buong tama, gaya ng nararapat. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa mga tugunan, ang ating buong pinutubuan, ang buon ay papulihan, siya ang aking sanggaya. Ang buon ay inihanda ako upang makilala. Ang Poon ay pagbihan, siya ang aking sanggaya. Matibay kong mo at tagapagligtas, at aking tahanang hindi matitinag. Tagapagligtas kong pinagtitiwalaan, nilulubing niya ang sakop kong bayan. Ang Poon ay pagbihan, siya ang aking sanggaya. Ang Diyos kung bago-bago. Alay, tutugtugin at aapit ako. Tagumpay ng hari ay iyong kaloob at iniligtas mo si David, mong lingkod. Ang Poon ay pagpiman, siya ang aking sanggaya. Sinasabi ng Jesus, sinasabi ng ipapagawa
sa pamamagitan ng mga panalangin at pagsama. Manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon sa paglupay ng Espiritu. Kaya't lagi kayong maging handa ang patuloy na manalangin para sa lahat ng hinirang ng Diyos. Ipanalangin naman ako yung pagkalungan ng pastor ng panalita upang tumutama kung may bahay ang huwaga ng mabuting balita. Dahil sa mabuting balita ito, ako'y sinubo at ngayon ang tatanikala. Kaya ipanalangin ninyo ang malipahay ko ito ng buong tama gaya ng nararamdaman. So ito yung panyayang pinaaya ko ni San Pablo sa mga taga-Efeso at sa lahat ng mga ito. Ipanalangin ang aming mata sa pagsasakupan ang gawain ng pinamahin sa atin ang buong ni kapag. Kasi ito yung kailangan namin ngayon ng salubuyang panahon. Sapagkat kung isa't marami tayong takot sa gawin, marami tayong gusto gawin, pero hindi namin magawa. Kasi maraming kumisang ngayon pag-aalindahan na dito papasok ko yung kahalagahan ng panalangin. Nalala ko na ba yung sabi ko ni Pope Francis, sabi niya, sinabi niya rin sa niya mga kapitista, hindi lang dapat daw maraming naman tungkol sa panalampalataya ang parang ituro ito. Dapat ito yung mga kapitista ay marunong magdasal. Ito po'y pinahagi ng po yung nakaramdaman ko na bahagi ng kanyang paghihilan. Pinakailang manalangin. Pinakailang manalangin. Kung talagang kaya na manalangin, sabi po ni Pope Francis, ay doon natin makikita at tayo ay kailangan natin ang tulong ng Diyos. Kasi kapag tayo na nalangin na yan, we will surely accuse ourselves na alin ng maraming kahinaan at kapulangan. Kasi siya na kung ito, yung sinabi ko yung isang bago, tapang na yung maliwanag ng pagbuting balita ng pagliligtas ng Diyos na tama para tuloy-tuloy natin yung ating pananampalataya. Sapagkat umisan ay yun na tumigil sa atin na tumigil sa atin na hindi namin may bahay kung sino ay bahay ng Diyos sa atin. Ibinigay sa iyo ng Diyos kung kayo hindi niya lang. Ibinigay sa iyo Diyos bilang katilista. Kaya po every year, every year din naman ako, may sending off tayo. Para yung sending off, para mapanakot tayo ng aming kapay, sinuko. Sinuko ng Diyos. Sinuko ng Diyos sa pamamagitan ng iyong purang paroko. Sinuko pa yun ng Diyos para kasalan. Para may paliwanag ng mabuting balita ng pagliligtas ng Diyos. Kaya ng pumisa, sabi nga ko natin, ay tayo ay nakapanday. Kasi, hindi namin nakita na meron pala tayo ng mga panangga. Panangga. Kasi alam natin pumisa kapag nagsabi na natin na kung tayo ay pinapatong. Pumisa na kapag tayo na kapag narami ang umabaw sa atin ito, may sakit tayo ng tatanong, baka hindi ito yung malukupan ng Diyos. Hindi mo. Kaya binalalahan tayo ng buong ito pa. Kasi
na ako'y magpapatuloy ng pangangaral. Pinilang sa pagkatalan niya na hindi siya pangamaray outside of Jerusalem. Pero dahil sa nangis niya may paalam doon sa mga Pharisee na hindi ang pumapadala sa tao ni Herodes para tumigil ako sa misyon na pinapagawa ng Diyos. Alam natin maraming-araw, sakit, karamdaman, problema, yung mga eskwela, pero hindi mo naman natin kalimutan na binigyan tayo ng paluti ng Diyos. At sana po, muli namin balik-balikan yung pahayag nito ni San Pablo sa mga Tagalipes. Kaya alin po na ulitin ko yung bahagi nito ng kanyang sulat. Maging handa kayo, awin ninyong pinggis ng kalungkuhanan, itakip sa tingin ang paluti ng pagkapatuhin, at isuot ang pagyapak ng panghihanda sa pangangaral ng maputing balita ng pagkikwagkasan ko sa Diyos. Taglayin ng lalaki ang alasan ang pananapin kay Kristo bilang pananagat, pamagay sa lahat ng nagbibihan ng palasulang ang kasama. Isuunin niyo ang helmet ng maligtasan. Magkunin niyo ang napakakaloob ng Espiritu. Sa makatuloy, ang salita ng Diyos. Ang lahat ng mga ikawin niyo sa pamagitan ng mga panalangin ng pagsasama. Manalangin tayo sa lahat ng pagkakaroon sa pagbubay ng Espiritu. Kaya labi kayong maghihanda at patuloy na panalangin para sa lahat ng panghihirap ng Diyos. Ipanalangin ininyong ako yung pagkalooban o mas kong pananalita upang buong tapang mo may pahayang liwanda ng mabuting balita. Dahil sa mabuting balita ito, ako'y sinubok at ngayon ay natanggalan. Kaya ipanalangin ninyo may pahayang ito ng buong tapang kaya na naranaman. At paglaban
Bagus, panakasinsinan ng pag-ibig para patuloy masuburo. Manalangin kami sa Panginoon. Makapangyarihan ka ba? Palakasin ang Panginoon sa kapangyarihan ng iyong palad. Ating nawang pagbabihin ng bukas na loob ang salita ng Diyos. Gaano man ito mahirap o magbibigay lamang ng amang-ama para sa atin. Manalangin Thank you.
bago niya pinagpili sa isang loob ng Panginoon, ginawa ko yung pinaman, pinasalamatan ko niya, pinagkakilala niya, pinagpili ko sa mga pangalaman at sinabi, tanggapin, hinilaan ko ang pagkakama. Ito ang aming ginawa. Ininaman ko para sa iyo. Gayun din naman matapos sa patunan ng naman ng kalis na bigay ng pinasalamat. Iniabot niya ang kalis na ng mga lalagay ng sinabi. Ang gabi ng inunahan at patunin ng mga kalis na nakatulo ng bago at ulan ng kalipan. Ang aming buo ay buubos para sa inyo at para sa lahat. Sikap ang pagkatawa ng mga nasalamat. Gawin mo ito sa pag-alaala. So
Amen.